Hindi pa rin natatanggal sa bagina ang nahulog na AUV sa Bugyas, Benguet. Kakailanganin daw ng crane para maiangat ang sasakyan mula sa gilid ng bundok. Nagkwento naman ang manakaligtas na pasahero sa kanilang nasaksihan sa aksidente. May report si Athena Imperial. Iyan sa pinakahuling impormasyong nakuha natin sa pulisya, pansamantala munang itinigil ang pagkuha sa nahulog na AUV sa bangin sa Bugyas, Benguet, kung saan 13 ang namatay at 5 ang sugatan. Bukas na raw nila ipagpapatuloy ang pagtanggal nito sa bangin dahil kailangan pa ng crane para matanggal ito. Humihingi na raw sila ng tulong sa lokal na pamahalaan para sa crane. Sa ngayon, abalang mga otoridad sa pag-asikaso sa mga 13 na mga nasawi. Ang ilan sa mga ito na-claim na raw ng kanilang mga kaanak. Nagpapagaling pa rin sa 2 maghiwalay na ospital ang mga sugatan. Base sa laysay sa pulisya ng isa sa mga nakaligtas na si Jerry Atas, wala naman daw siyang napansing kakaiba sa takbo ng sasakyan bago ito nahulog sa bangin. Pero makapal daw ang fog sa lugar dulot ng pag-ulan. Ayon naman kay Ororio Agiapa Sr. na nagtamo ng mga sugat sa tiyan at paa, gulat na lang daw siya nang bumilis ang takbo ng sasakyan. Huli niyang natatandaan, nagpapagulong-gulong na sila sa loob nito. Nakita rin daw niya ang karamihan sa kanyang mga kasamahan na may mga tama o sugat sa ulo. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Benguet. Iya? Maraming salamat, Athena Imperial.